Hello guys, welcome to my channel and this is Rudy Laguara again. May bago na naman tayong videos na isi-share sa inyo. Ito'y tungkol sa pagpapalit natin ng ignition coil sa Riddle 150 natin. So, papalitan natin yung stock ignition coil ng Riddle 150 natin sa ignition coil na Pi2. Abangan nyo yan guys. At saka kung bago pa lang kayo sa channel ko, paki-ano naman ng subscribe button sa ibaba at saka paki-hit naman ng notification bell para ma-update kayo kung may bago na naman tayong videos na i-upload. So ito guys, hindi na natin patatagalin. Ikakabit na natin itong ignition coil natin sa ating Riddle 150. So, abangan niyo ko. Tara! Yan guys, yan ang lalagyan natin ng ignition coil. Papalitan natin yung stock niya, ignition coil. Yan o, yan ang papalitan natin. Ito yung papalit natin guys, ito. So now guys, tatanggalin na natin tong stock ignition coil ng Riddle 150 natin para mapalitan. Ilalagay natin tong bago ng Pi2 na ignition coil to. May sticker guys oh. Yan. So ito yun guys. May baliktad. May kasama na rin wire at saka primary. Tatanggalin natin itong oil collar guys para madali natin tanggalin yung ignition coil. Yan, tanggal ko na guys. So ngayon, tatanggalin natin itong ignition coil. So yan, tanggal ko na guys. Tanggalin natin itong wire na positive. At saka yung spark plug niya. Ito guys oh, tanggal ko na. Ito, tatanggalin natin to. Tapos, ilalagay natin itong bagong primary wire. Paglagay nito guys, iikutin nyo lang guys. Clockwise. Para papasok siya sa loob. May parang screw bolt kasi siya sa loob. Ganon din yung pagtanggal nito guys. Ganito lang din. Iikutin mo lang counterclockwise. Yan. Yan, sagad na siya. Okay na. So, ito nga palang ano niya guys, itong cover niya, tatanggalin natin, lagay natin sa dito. Ito, ilagay natin dito. So, sa pagtanggal nito guys, ganun din, iikutin nyo lang counterclockwise. Yan. So yan guys, natanggal na. So kukunin natin itong rubber. Yan, natanggal na. So ilalagay natin dito sa high tension wire ng bago nating ignition coil. Ito kasi yung magsisilbing ano niya, seal, para hindi papasok yung tubig sa ignition coil natin. So ilalagay na natin
ganun pa rin iikutin natin para makapasok siya clockwise pa rin. So yan, okay na. So ilalagay na natin itong rubber para magsilbing seal sa kanya. So yan, okay na. Hindi na pala natin gagamitin ito kasi may ano na dito, may wire na dito na galing sa ano natin, sa CDI. Dito ilalagay. So ito yung positive niya. So dito natin ilalagay yan, positive. Tsaka may ano din dito, yung sa ground yan, yung may terminal I sa ground yan. So ilalagay na natin tong ignition coil natin. Kasi nga pala guys, bubunutin natin uli. Kasi una nating papasok itong para sa spark plug niya guys. So ito, ipapasok ko na. So yan, napasok na. Yan. So okay na. So, ikakabit na natin tong ignition coil. Tsaka ilalagay ko na tong positive wire niya. Isasaksak ko lang. Tapos itong may terminal I na wire para to sa ground, isasabay niyo to sa ground paglagay guys. Hihigpitan na natin itong tornilyo niya gamit yung star screw. Siguraduhin nyo lang guys na mahigpit. Baka pag vibrate niya maano siya, natatanggal. So yan, okay na. Nakabit na natin. So yan guys, nakabit na natin. So magkasing haba lang siya, pero yung laki niya mas malaki kundi itong paito. So try na natin panda rin guys. So yan o, bandar na. So yan guys, nakabit na natin yung ignition coil natin sa Raider 150 natin. Maraming salamat pala sa panunood. At kung nagustuhan nyo yung ano ko, yung video ko, paki-like naman. At don't forget pala na click yung subscribe button dyan sa baba. Tapos paki-click naman ang notification bell para ma-update kayo sa mga bago kong videos na i-upload guys. So maraming salamat. I-update ko na lang kayo sa ano ko, kung anong magiging effect ng pagpapalit natin ng ignition coil sa Raider 150 natin. So maraming salamat. Bye-bye.